Kumusta? Ako nga pala, si Boy Kaalaman. At sa video natin ngayon, ating pag-uusapan ang mga lugar na hindi mo pwedeng puntahan at tinaguri ang mga lugar ng kamatayan. Alamin natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat! Kung ikaw ay isa sa mga taong mahilig mag-adventure sa kahit saan mang lugar, nararapat talaga na alamin mo muna at suriing mabuti ang lugar na gusto mong puntahan dahil hindi natin alam na baka ito pa ang maging sanhi ng iyong kapahamakan. Ang una na nasa listahan natin ngayon ay ang North Sentinel Island. Ang islang ito ay napapalibutan ng mga matutulis na coral reefs at isa sa mga napakahirap na puntahan sa buong mundo. At kahit ikaw man ay nakarating sa lugar na ito, parang gugustuhin mo nang umuwi. Ang lokasyon nito ay nasa baybayin ng Bengal at dito ay nakatira ang Sentinel Tribes na masyadong protective sa kanilang lugar. At kung meron man silang mahuli na naninira sa kanilang lugar, siguradong litsyon ang aabutin. Akala ng iba na sa mga pelikula lang may ganito. Baka magulat ka kapag pumunta ka dito. Dahil siguradong totoo ang mga taong ito. Inukonsidera din na ang mga taong ito ay mga headhunters. Kaya mas mabuting manatili ka na lang kung nasan ka man ngayon. At huwag na huwag kang pumunta sa islang ito. Pangalawa, The Lascaux Cave. Ang kakaibang kuwebang ito ay matatagpuan sa timog ng France at ito ay may edad na 20,000 years. Ang kuwebang ito ay sobrang maganda talaga at naging dahilan na isa ito sa mga tourist attraction ng lugar. At dahil din sa misteryo kung paano nagawa ang kuwebang ito ay nagiging dahilan din para isa ito sa mga pinakamisteryosong lugar sa buong mundo. Noong 1963, ang kuwebang ito ay tinago sa publiko. Ayon pa sa isang report noong 1948 na ang si Otto Exile ay sumisira ng pinta ng kuweba. Kaya dahil dito noong 1963, pinagbabawal na ang pumasok dito. Kaya ngayon, mga scientist lamang ang pwedeng bumisita sa lugar. Nakakalungkot lang dahil pinagbabawal ito sa publiko dahil necessary talaga sa mga tao ang huminga. Pangatlo, Metro 2. Ang 5200 na metro rail na ito ay ginawa underground sa Moscow, Russia at sa maraming taon din na natiling sekreto sa mga public metro rails ang istasyong ito. Ginawa nila ang istasyong ito para maiwasan ang nuclear catastrophe kung meron mang digmaan ang magaganap. At pagkalipas ng maraming taon, ang rails na ito ay unti-unting nasisira, kaya pinagbabawal din sa publiko ang pumunta sa lugar na ito. Pang-apat, The Ice Grand Shrine. Ang shrine na ito sa Japan ay ang pinakamatandang shrine sa buong mundo at nakapalibot sa lugar na ito ang 100 mga shrines. Pero nakakalungkot dahil pinagbabawal ang bumisita sa shrine na ito. Kahit man gustong-gusto mo pang makita ang sinaunang shrine na ito. Ang mga taong pwedeng bumisita lamang dito ay ang mga membro ng pamilya ng Imperial Japanese at mga taong may relasyon sa priest o pamilya ng priest ay paminsan-minsang pinapayagang bumisita sa lugar na ito. Kung hindi ka mayaman o hindi ka bigating tao, siguradong hindi ka talaga makakapunta sa shrine na ito. Panglima, Israel Solomon Island. Isa din ang islang ito sa mga lugar sa mundo na hindi mo pwedeng puntahan o baka pagsisihan mo kung iyong pipilitin. Ang lugar na ito din ay mayroong mga katutubong tribo ang nakatira
at masyadong protective sa kanilang lugar at kinukonsidera ng mga headhunters din at cannibal. At kung gugustuhin mo talaga, baka hindi ka na makaalis dito. At kung makauwi ka man, baka wala ka ng buhay o wala ka ng ulo. Nakakalungkot talaga isipin na hindi ka pwedeng makapunta sa lugar na ito kahit isa ito sa tinaguriang pinakamagandang lugar sa buong mundo. At ito ay may label na UNESCO World Heritage Site. Pang-anim, Easter Island, Chile o Rapa Nui. Ito ang pinaka-remote na lugar sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa Chile na nasa lokasyon malapit sa Pacific Ocean. Ang mga taong nakatira sa island na ito ay ang mga taong pinaka-isolated sa buong mundo. At sila din ay masyadong seryoso sa kanilang privacy. At kung sino man ang makitang bumisita dito ay siguradong may paglalagyan. At baka malilitsyon din. Pang-pito, ang Snake Island. Ang islang ito naman ay makikita sa Sao Paulo, Brazil. Pinangalanan itong Snake Island dahil sa laki ng populasyon ng ahas sa lugar na ito. Hindi ka pwedeng pumunta sa islang ito dahil masyadong mapanganib. Merong maraming ahas kahit saan ka man tumingin o kahit saan ka man lumakad. Merong ahas na nagaantay sa'yo. At gaya ng iba, mga scientist din lamang ang pwedeng bumisita sa lugar na ito. At kailangan ng napakaraming bantay na kasama dahil nga sobrang mapanganib dito. At kung wala kang maraming bantay, siguradong lalapain ka ng mga naglalakihang ahas na ito. Pangwalo at panghuli, Pruvilla ng Italy. Ang Pruvilla ay ang nag-iisang islang matatagpuan sa Venice, Northern Italy. Ang islang ito ay ginagamit din sa maraming taon bilang pamalagian ng mga taong may malubhang sakit at malapit nang mamatay. At ngayon, sobrang dami na ng saldot dito at marami ring mga buto ng tao sa paligid nito. Ayon sa pananaliksik, merong 100,000 tao na ang namatay dito. At ngayon, maraming tao ang takot na tumapak sa islang ito dahil sa takot na baka sila ay mahawa ng sakit at dahil din daw sa mga multo ng patay na tao na namatay sa islang ito. O ano mga kaibigan, nagbabalak din ba kayo na pumunta sa mga lugar na ito? Siguraduhin nyo lang. Muli, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat. God bless.